Okay, ang next naman natin ngayon ay ito pong 6 pins. Itong 6 pins na to. So kanina ang chinek natin itong 8 pins na meron pong jumper wire. So halos parehas lang naman din sila, kaya lang wala na yun jumper wire dito sa isa. So wala na siya. So ito po rotary switch po ito ng carrier. So checkin po natin. So tulad po nun isa, lalagay lang po natin yung test prod dito po sa number 1. So yung number 1 na to, ito po yung line 1 o kaya neutral. Okay. So checkin na natin, ha. So siyempre hindi natin maiikot to, kailangan natin ng nab uli. Itong nab na to, tatanggalin lang natin to. Layo lang natin siya. Ikabit natin yung nab. So ayan. So tulad nito, kung inyo nakikita, so nagdrawing ako ulit ng panibagong mamarkahan. So magkakaiba lang sila. So ito A12, isa A10. So wala namang connection yan. Yung dalawang yan, kung 12 yan o 10, parehas lang naman din sila. Basta tatandaan ninyo, sa bawat rotary switch ay mayroon po siya naka-engrave na numero. So wag ko kayo matataranta. Ha? Wag ko, ha? So gayahin nyo lang ito sa mga baguhan. So kung mapapanood nyo man lang tong video to sa mga baguhan, okay lang na mag-aral kayo sa channel na to o sa YouTube. Pero ang advice ko mas maganda na yung mag-aral kayo ng actual sa mga training center na accredited po ng TESDA. Okay? So umpisa na natin. So kung inyo nakikita, ayan. So pihit lang natin. So naka-open siya. So checkin natin kung ito ba may mga deflection. So ano natin, may deflection siya mula rito. Sinorted ko lang. So checkin natin kung may deflection. Kasi pagka meron tong deflection, ibig sabihin niya, kahit na naka-off siya, naka-on na. So hindi na to pwedeng gamitin. So lalo na sa mga bumibili sa market, ha, lagi nyo che-checkin. So pwede kayo magdala ng tester doon pa lang. Pag binili ninyo sa shop, i-test na ninyo para hindi kayo mag-aksay ng pamasahe o gasolina para ibalik. Okay? O yan, so wala. So unang pihit. Ito na, unang pihit. Yan na. So 2, 4, ba? 4 meron. Yan, 4 meron. 6, wala. 8 meron. 10, 12, wala. Wait natin. 2, 4, 6, 8, meron. 12, wala. Ano meron? 4, saka 8. Saan? So, ayan. Pagka unang pihit, sa actual na unit ng aircon, ang unang pihit niyan is fan muna. So, ikalawang pihit. Ayan. Ayan natin, ha. 2 meron. 4, wala na. 6, wala. 8, meron. 12, meron. So, ang meron, 2, 8, saka 12. Yan ang meron. So, ilalagay natin dito sa pangalawang pihit, pababa, meron siyang 2, meron siyang 8, meron siyang 12. Yan. Ikatlong pihit. Yan yung medium. Ikatlong pihit na. So ito. 2. Wala. 2. Wala. 4. Meron. 6. Wala. 8. Meron. 12. Meron. Ulitin natin, ha. 2. Wala. 4 meron, 6 wala, 8 meron, 12 meron. So ito yung ikatlong pihit. Yan yung ikatlong pihit. Ang meron is 4, sangayon sa tester natin. Sumunod ang 8, sumunod ang 12. So ikapat na pihit, ito yung pinakalas. So wala na, last. 2, 4, wala. 6, meron. 8, meron.
12, meron. So, ulitin natin. Uli. 2, wala. 4, wala. 6, 6, meron, nag-deflect. 8, meron, nag-deflect. 12, nag-deflect. Ang meron daw, sangayon sa ating tester, analog, ay 6, 8, and 12. Ayan ang ika-apat na pihit. Ngayon, mapapansin natin uli. Ayan po, mapapansin natin. Ang unang pihit natin is pan. Ito. So, meron tayong pan. Tulad din dun sa isa. Ito, pan din yan. Yan, sumabay lang yung 4. So, nakapan lang siya. Umaandar na yung pan. Hindi pa kasama yung compressor. Kasi wala pa tayong thermostat. So, yung ikalawang pihit, nagkaroon na rito ng deflection sa 2. So, ito na yon. Low pan. Tapos yan, gumagana pa rin yung pan. Ngayon, sumabay na yung thermostat. Ito, thermostat na to. Thermostat na siya. Itong number 8 is pan. Pan yan. Okay? Kung pan. So, yung ikatlong pihit naman is medium. Medium low ng pan. Ikatlong pihit. Kasi pinihit natin uli, nagkaroon siya ng high pan. Pero ito kasama pa rin yung thermostat. Sa kayong high pan, kasama pa rin yung thermostat. Kung yun napapansin, yung una dun sa video na yon, eh yung 10, thermostat. Dito naman, sa isa, ito, nawala na siyang jumper, ang 12 niya is thermostat din. Kung yun napapansin, yung pinakamataas na numero na naka-engrave dun sa rotary switch, eh siya yung thermostat. Yan, yung 12 and 10. Yung number 8, sa yung pan. Okay? Sa yung pan. So, yan po ang pag-check ng rotary switch. Sa bawat pihit, eh meron pa siyang mga indicate na points. Yan. Kung inyo mapapansin, pag bumibili kayong thermostat, eh meron po siyang marking. Ayan, ito. Ayan o. Oh. May marking po siya. So, meron po siya, yung number 2 is 3 ampere, yung 4, 3 ampere, yung 6, 3 ampere, yung 8, 3 ampere din. Pero yung number 12, siya po yung 25 ampere o minsan 30 amperes yan sa ibang rotary switch. Tapos yung may nakalagay rito AC, 250 volts. So, kung inyong napapansin po, yan. So, sa pagbibili kayo ng rotary switch, meron nung kayo mapapansin na specs o sticker. Yung number 2 na pins, 30 amperes. Yung 4, 3 amperes. Yung 6, 3 amperes, yung 8, 3 amperes, yung 12, 25 amperes o 30 amperes po yan. So, yung 2, 3 amperes. So, yan. So, tingnan yung maigi kung saan nyo ilalagay yung wiring ng pan. Pero, bago nyo ilagay yung wiring ng pan, checkin nyo muna yung resistance ng pan. Baka mamaya kung saan nyo mailagay. Kasi pagka sumunod kayo masyado rin sa diagram na nakalagay rin sa aircon, eh baka magkamali kayo. Okay lang yon yung diagram na yon. So, yun talaga yung diagram niya. Pero, mas maganda, checkin pa rin natin bago natin ilagay sa mga pins niya ng rotary switch. So, ayan. So, kaya lagi siya meron siyang sticker ang rotary switch. Hindi maaaring wala. Eh? So, ayan po yung pag-check ng dalawang rotary switch na walang jumper doon sa meron jumper. Kasi pagka meron jumper to at wala, hindi mo to dinijamperan, ang mangyayari niyan, lahat ng reading mo rito ay mali-mali na. Kasi lahat siya magkukuroon ng deflection. O kaya minsan, yung iba wala na dapat meron siyang deflection. So, kailangan talaga lagyan ng jumper ito. So, yung napapansin din, ito, eh, sira na yon specs niya. Yan. So, next naman, ang checkin naman natin ay ito. Ito yung tinatawag na rotary switch din. Balik kapalit na rin din ito. So, universal. So, ito ay 6 pins pero tinatawag ito 5 speed na rotary switch. Bakit siya 5 speed? Pero ang pins niya ay 4 lang. Diba? So, ano naman itong dalawang to? Ito naman po yun.
line 1 o neutral, ito ay magkadugtong po ito. Kung ito ay tester po natin, magkukuroon po ito ng deflection sa tester. Yun o, magkuroon, diba? So, magkadugtong po sila. Yan. Magkadugtong. So, checkin natin yan. So, wala, diba? So, ibig sabihin nito, kasi patay siya. So, may deflection siya. So, pwede siya maging line 1, yung isa, ganun din, yung isa. So, ito ang next natin checkin. So, gagawa lang tayo ulit ng panibagong boxes na tulad nito.